Good day guys. Today, magte-test drive tayo ng Geely Okavango. In my previous vlog, I discussed yung physical features niya and it looks okay to me. Now, ite-test drive natin ito para makita natin how it performs or ano yung general impression ng kanyang driving dynamics. Dito ko rin mag-gauge kung maganda talaga ang pagkakagawa niya o maganda lang ang design niya. So halika, samahan niyo ako. Okay, start na tayo ng test drive. Ang unang napansin ko dito, malaki talaga siya. So, maganda yung visibility kasi malaki yung mga glass. And then, yung manibela niya is ang malambot kasi electric power steering. And then, ini-aid pa siya nitong 360 degrees camera na maganda naman yung resolution. 10.25 inch yung laki niya. In terms of seating position or driving position, maganda rin siya. Very comfortable. Tapos yung hood niya, medyo nakababa ng konti. Kaya, kita mo yung dulo ng hood. So, maganda yung design niya. For this price level, nilagyan pa ng, ng Geely ng tri-zone climate control. Normally, dual zone lang, di ba? Yung mga tri-zone sa mga European luxury cars mo, makikita yan eh. Ang maganda dito, meron kang different mode, no? Meron siyang eco mode kung gusto mo more economical yung fuel consumption mo. Meron kang comfort mode. And then, meron ka din yung sports mode. Then, nag-iiba-iba yung kulay dun sa instrument cluster. Nagiging blue, yellow, and red. Depende doon sa mode selection mo that guides you para alam mo kung nasaan ka. Pagdating naman sa engine noise or yung kanyang vibrations, you can feel na merong kaunti siyang vibration at low speed kasi 3-cylinder ito eh. But kung hindi ka naman OC sa mga makina masyado, okay lang. Hindi mo naman siya talaga mapapansin. Ako, sanay ako sa diesel. Kaya yung mga vibrations na ganyan, okay lang sa akin ito. Of course, this is mas tahimik than a diesel engine. Kumusta yung ingay sa labas? In terms of acceleration, hindi siya ganun ka-punchy, no? Pero you can feel na ang lakas ng power ng makina. Once na nag-accelerate na siya, kita mo yung yung torque talagang ramdam na ramdam mo. Ito po, ikot lang. Sige sir, sport ko. Sport ko sir, kaya mo. Sige. Ayan sir, nakarad din sir. Sa low RPM, may counting delay siya. Sa experience ko, mas mabilis yung acceleration ng Coolray, although 177 horsepower lang yon. Ito kasi 190 horsepower, pero mas malaki naman kasi yung body, mas mabigat ito than the Coolray. Sa brakes naman, hindi siya ganung kasmooth, hindi maganda yung progression ba niya. Maganda sana ito kung yung pagtapak mo sa brake corresponds dun sa brake requirements mo. In terms of ride quality, maganda siya, no? Despite na naka-torsion beam siya. Bakit nag-torsion beam? Siguro to reduce the cost kasi it's a simpler yung mechanism, ano? Yung NVH niya maganda. So, minimal yung noise infiltration from outside. Yung iba kasing sasakyan, di ba? Yung mga motor, rinig na rinig mo. Pati yung ingay ng gulong, parang rinig na rinig mo. Ito, naka-continental tires eh. So, parang maganda rin yung
ano niya yung nakakabit na gulong. At the same time, maganda nga yung ano, yung pinaka soundproofing niya. So generally, maganda yung ride quality niya. Ang ano ko lang dito, ang hindi ko lang gustuhan dito, front wheel drive siya. Ang tingin ko kasi pagka ganitong kalaki na body, mas maganda kung rear wheel drive, especially kung ano, kung mga uphill at climb ka, yung weight mo nasa likod, so hirap din yung makina pagka front wheel drive. At saka parang ano, in terms of weight distribution at saka pagka loaded ito, parang madaling masisira pagka front wheel drive. By the way, ang engine nga pala is 3-cylinder. Yung 3-cylinder ngayon is popular na. Bakit 3-cylinder? Ang reasoning kasi dyan is it's more ano, fuel efficient kasi lesser yung frictional losses kasi nga 3-cylinder lang siya compared dun sa 4-cylinder, di ba? Mas marami kang parts, no? Ito 3-cylinder lang. And of course, mas lighter yung weight ng makina. Ang drawback lang ng ano ng 3-cylinder engine is medyo mas maingay siya ng konti compared sa 4-cylinder engine. Why? Because mas malaki kasi yung volume compression sa 3-cylinder engine. For example, this car, this is 1.5 liter. So kung 4-cylinder ka, divided mo yung 1,500 cc, that's about 375 cc per cylinder. Ngayon, kung 3-cylinder ka, di-dividein mo ng 3, yung 1,500 cc, that's 500 cc ang cylinder. So, pag malaki yung volume ng cylinder, yung sound ng combustion or blast, di ba, inside the cylinder is mas maingay kaysa sa 4-cylinder engine of the same size. Generally kasi, the more cylinders the engine has, the faster yung power that can be generated, no? Ang trade-off naman dito, syempre, yung fuel efficiency. Kasi pagka more power, you require more fuel. Kaya because of this big body, kailangan nilang mag-isip ng mas matipid, no? So, nilagyan nila ng 3-cylinder engine, tapos nilagyan pa ng mild hybrid. Siya nga pala, yung mostly sa mga 3-cylinder engines, yung vibration is higher at lower speed. Why? Kasi mas kokonti ang power stroke niya compared sa 4-cylinder engine at the same RPM. So for smoothness saka consistency, mas mapapansin mo ito sa 4-cylinder engine. Kasi it has to do dun sa firing order ng mga pistons. Kasi di ba yung 4-stroke engine, every 90 degrees yung crankshaft rotation nakakaroon ng power, 'di ba? Unlike dito sa ano, sa 3-cylinder engine, every 120 degree rotation ng crankshaft. Kasi 3-cylinder lang 'di ba? Yung 360 degrees divided by 3, 120 degree rotation ng ano interval niya. So yung power delivery ng 3-cylinder is not as strong at lower RPM. Why? Kasi merong pinakalal period between yung power strokes. Kasi, pero once na yung engine gets up at saka pumunta dun sa revolution range niya at meron ng enough momentum, okay na to. Ayan, medyo napahaba na ako sa makina. Anyway, ang verdict ko dito, this is a very good car. Despite its size, adequate yung engine power niya. Ang isa pa lang gusto ko pa lang ihabol dito yung ano yung kanyang interior, no. Maganda yung design ng interior. Medyo ano lang yung dashboard niya plastic, tapos yung sa mga doors marami ding plastic. Ang feeling ko pag nagtagal prone ito sa mga langit-ngit. But overall maganda naman siya. So I think Geely is doing very well in the Philippine market. Maganda yung mga products nila and talagang ano, mapapansin mo siya. It directly rivals talaga halimbawa yung mga buyers ng Innova.
So kung mahilig ka sa mga high-tech na cars, maraming mga gadgets, eto, pwedeng-pwede sa'yo to. The same time, talagang ano siya, family car, napaka-luwag niya. Ang dapat na lang bantayan dito siguro yung durability niya. At saka yung ano, fuel consumption. In the long run, I don't know if it can sustain yung kanyang fuel economy as claimed dito sa mga brochures niya, no? But for the size of vehicle, mas maganda sana talaga kung diesel ito. Kasi kung diesel ito, I think maraming mga buyers. Kaya lang siguro, mas tataas ng konti ang presyo kung diesel engine siya. At isa pa nga palang magandang offering ng Geely is they offer no 5 years warranty tapos 150,000 kilometers whichever comes first, no? So with that long warranty period, ibig sabihin they're very confident of their products. Otherwise, they would not risk giving that long warranty period, di ba? Overall, ang steering, ride quality at saka NVH are good. But the brakes are on the average side. While the design is quite attractive physically, meron pa rin akong hinahanap na quality feel. Iba pa rin yung vibe ng mga Japanese cars, pero malapit-lapit na ito. Kaya ko nasabi yun, pag nasa showroom siya, maganda siya talaga at maa-attra ka. Pag inilabas mo na siya at dinrive mo siya at tiningnan mo ng masinsinan yung loob, doon mo ma-feel na para hindi solid yung mga materials na ginamit. Kasi nung hinawakan ko yung mga sidings, parang may tumutunog na. Kumbaga, parang hindi siya ganun ka-solid. Pero it's just my opinion kasi may hinahanap ako na standard. But nonetheless, if you're looking for modern features at a very good price, this is a very good choice. Kung hindi ka naman brand conscious at you want to experience something different, then go for it. Kasi at this price point, siya lang ang nagbibigay ng ganitong karaming features. So good luck sa mga interested buyers. All right, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!